Madalas po ba kayo nakakapanood ng mga pelikula na mga horror yung bida makikipag-deal kay Satan? Tapos sasabihin niya, Satanas, iyon na ang kaluluwa ko. Ibigay mo lang yung gusto ko, iyon na ang kaluluwa ko. Yan. Nakakapanood po ba kayo ng mga ganyang mga pelikula? Alam po ba ninyo, may sasabihin po ako sa inyo, yan po ay malayo sa katotohanan. Alam niyo po kung bakit? Yung mga tao na gumagawa ng ganyan, yung mga taong gagawa ng ganyan na makikipag-deal kay Satanas, ay hindi mananampalataya ng Panginoong Hesus. Tandaan po ninyo, lahat ng tao pinanganak under the curse of sin, under the curse. Okay? Pinanganak pa lang ang tao, may sinful nature na. Amen? Kaya, ever since, sa Diablo po, lahat tayo. Ever since pinanganak tayo noon, nung wala pa tayo kay Jesus, tayo mga born again ngayon, na kay Jesus na tayo, pero nung pinanganak tayo way, way back, sa Diablo po tayo noon eh. Diba? Not until nakilala natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga nakikipag-deal sa Diablo na nakikita natin sa mga pelikula, ang sabi nila yung mga singers daw na sumikat, huwag na po tayo mag-names ng kung sino-sino, pero may mga idea po kayo kung sino-sino. Alam po ba, alam naman ninyo kung sino yung mga singers na masyadong sikat, pamoso, baka yung iba nga, meron tayong mga naiingatang mga vinyl o mga plaka nila, di ba? Sa mga magulang natin. Yan po ay maganda naman yung mga music nila. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, sila daw ay baka nakikipag-deal sa Diablo. Actually, paano sila makikipag-deal sa Diablo? Ever since naman yung mga kaluluwa nila ay sa Diablo. Simula nung ipinanganak sila, since day one, hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. Lumaki sila, naging tanyag. Di ba? I believe, ang nangyayari, ginagamit sila ni Satanas para lalong linlangin ni Satanas ang mundo. Sapagkat, makinig kayo mabuti, ang mga believers, kailanman hinding-hindi malilinlang ni Satanas. Alam ni Satanas, wala siyang panalo sa atin sapagkat si Jesus Christ namatay na sa krus 2,000 years ago. Takot na takot si Satan sa atin. 1 John 4:4, greater is he who lives in us than he who resides in the world. So, wala pong katotohanan yung mga napapanood natin sa TV. Ever since, maliit po ako, puro ganyan eh. May isang palabas po, hindi na po ako magbabanggit. Alam niyo po ako, napaka-safe po sa ganyan eh. Hindi na po kailangan, hindi na po kailangan banggitin, ano? But this is a Pinoy movie. I don't think kung nasa YouTube pa, but I guess you can search it. Okay? You can search this movie. Hindi po nga po babanggitin, no? Okay. Ito po ang plot ng pelikula. Mahal na mahal niya yung anak niya na lalaki na matay. Para mabuhay daw yung anak niya, kailangan niya makipag-deal sa Diablo. So nakipag-deal siya sa Diablo at ang bangkay ay nabuhay. Yun, nandun na po yung title, ha? Muling nabuhay ang bangkay. Yun, nandun na yung title, ha? I-comment nyo nga po kung nakuha niyo yung sinabi kong pumagat ng pelikula. Sige nga, ha? Challenge. That's a nice movie. Nakakatakot po. Medyo, maganda panoorin mo sa big screen. Mas nakakatakot, mas thrilling. Pero, ang gumagawa kasi ng mga bagay na ganon, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. They don't know the Lord. They don't know Jesus. Kaya ang gagawin nila, makikipag-deal daw sila sa Diablo. Hindi nila alam, ever since pinanganak sila, sa Diablo sila. Ever since pinanganak sila, hindi nila kilala si Jesus Christ, kaya sa Diablo sila, anak sila ng Diablo. Kung tutuusin, noted na sila makipag-deal kay Satan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ever since naman, kay Satanas sila. At kung hindi sila maboborn again at hindi sila makakakilala kay Jesus Christ, malaking peligro ang kanilang kaluluwa sapagkat maiimpyerno talaga sila. Amen? Amen! Pero sa kabilang banda, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. At idagdag pa natin, greater is He who resides in us
than he who resides in the world. So hindi totoo yung nakikipag-deal sa Diablo, di ba? Hindi totoo yung payayamanin siya ng Diablo. Actually, tinutulungan talaga sila ng Diablo ever since. Amen? Mga anak nga yan eh. Hindi nila pwedeng sabihin sa Diablo na, "Uy, Satanas, itong kaluluwa ko, iyon na ako." Sabi naman ni Satanas, "Ever since naman, akin ka na eh." O, di ba? Anong, di ba? What is that? Alam po ba ninyo, when we read the Bible, tingnan po natin mabuti yung context. Kasi marami tayo napapanood minsan sa television, sa movies, no, na taliwas doon sa mga nakasulat sa Bible. At eto pa, natutuwa ako doon sa mga ilang mine-mentor ko na mga, you know, mga kabataan. Hindi na po ako magbabanggit. Merong isang tanyag na pelikula tungkol kay Jesus Christ na inilabas noong nakaraang dekada. I'm not going to name anything here, okay? But it's a movie about Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi ko masyadong gamay panuorin yan, kuya, kanya, kasi marami silang pinalitan. Yung iba roon hindi biblical. That's nice. Coming from a 15-year-old, matalino ka, ako, keep it up. Alam niya yung biblical sa hindi. Kasi, nagbabasa siya ng Bible. Ngayon, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, pinanood mo, edi amen ka lang ng amen, not knowing the Bible. Kaya ganun din po yung palabas na mga nakikipag-deal kuno sa Diablo. Hindi po totoo yun. Paano makikipag-deal sa Diablo ang isang tao na ever since sa Diablo naman na talaga? Naghihintay na lang ng kamatayan para talagang makasama na doon sa Hades. Tandaan nyo, hindi po totoo yung pag namatay ang tao na unbeliever, pupunta agad sa dagat-dagat ng apoy. That's not biblical. Sa Bible, nakalagay sa Hades muna sila. Maghihintay sila rin sa araw ng paghuhukom. Amen? Amen. Kaya, if you don't read the Bible, pagkatapos kahilig mo sa kung ano-ano mga conspiracy theories, lalo na ngayon, kasi raw ngayon daw, nagpakita raw si Pope Benedict kay ganito, sa ganyan, ay nako po, wag. No need. Tapos may palabas dati, ewan ko kung naniniwala kayo, heaven is real. Yung bata raw nakapunta sa heaven. Para patunayan doon ng bata na may heaven. Gusto ko sabihin doon sa bata, alam mo bata, maski hindi mo sabihin na may heaven, naniniwala kaming may heaven. Kasi nakalagay sa Bible may heaven. Hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi dahil nakalagay sa Bible. Go back to the Bible. Go read the Bible. I encourage each and every one of you, read the Bible daily. Nandiyan na po sa mga cellphones natin ngayon. Andali lang po. Minsan, kung tinatamad kayo sa isang buong talata, minsan may mga nakapost sa Facebook. Ano? Mag-subscribe kayo doon sa mga mahiling maglagay ng mga verses. Ako ay duso. Marami akong sinubscriben sa Facebook na nilike ko yung mga page. Yeah, marami akong Word of God. No? I love it. At paki-download din po yung kung gusto po ninyo, Daily Whisper App. Daily Whisper App. Gagawa ko po ng sariling vlog yung Daily Whisper App, tapos para makita nyo. Siguro mga susunod. Dun po. Yan po ang aking Basta pag ako minsan nanghihina sa nagiging busy ako, tutunog yung cellphone ko din. Daily Whisper App pala. So, thank you Jesus. Again, bago po tayo magtapos dito sa ating maikling episode, hindi po totoo yung mga nakikipag-deal sa Diablo. That's a lie from the pit of hell. Hindi na kailangan makipag-deal ng mga taong yon, dahil automatic, pag namatay silang wala kay Kristo, mapupunta sila sa impyerno. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Please, share this video. Tiyak maraming magbe-benefit. Tiyak maraming maliliwanagan. Tiyak maraming matatauhan dito sa episode na ito. As always, lagi nating iisipin, hindi tayo tatalaban ng mga sumpa kung na kay Jesus na tayo. Thank you po, and Jesus truly loves us all.